Muli ay binabati ko kayo ng pinagpalang araw sapagkat muli na naman tayong magsasama-sama sa panibagong aralin sa linggong ito sa ika-apat na baitang ng Araling Panglipunan. Muli ay aking tatalakayin ang paksang mga isyong pangkapaligiran sa bansa. Natutunan ninyo nung nakaraang linggo ang tungkol sa mga pakinabang ng pang-ekonomiko ng mga likas na yaman sa nagdaang aralin. Dagdag pa rito ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman kung kaya ang Pilipinas ay karaniwan ang umaasa upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Maraming produkto ang nakukuha sa ating mga likas yaman katulad ng sa pagtatanim, ano pa, panghuli ng mga isda, ano pa, at sa mga yamang mineral na talaga namang kilala at may pagmamalaki ng bansang Pilipinas. Ilan sa mga pinagmumula ng kapakinabangan pang ekonomiko ay ang mga produkto at kalakal mula sa mga likas na yaman. Idagdag pa ang turismo at yung pakikipagkalakalan. Okay, ano ang mga likas na yaman ng bansang Pilipinas? Una, yamong. Pangalawa, yamang. Pangatlo, yamang. Apat, yamang mineral. Ngayon, magtatanong ako sa inyo. Ito'y batay doon sa larawan. Yung ipapakita kong larawan, sasabihin nyo, sa isip nyo, kung anong larawan ito. Ang pagpipilian ay pagsusunog ng basura, pinuputol ng mga puno sa kagubatan, naubos at pinusunog ang mga puno sa bukid, at panghuli ay nagbubuga ng itim na uso mula sa pabrika. Okay, yung unang larawan. Ano yung nakikita niyo unang larawan? Nagsusunog ng mga basura. Yung pangalawang larawan, ano yung pinapakita doon sa pangalawang larawan? Pinuputol ang mga puno sa kagubatan. Yung pangatlong larawan, nauubos at nasusunog ang mga puno sa bukid. Sa bukid. At letter D, panghuli, yung pang-apat na larawan, ay nagbubuga na maitim na usok mula sa factory. Upang ganap ninyong maunawaan ang tungkol sa mga maling pangangasiwa o pamamahala sa ating kapaligiran, ay samahan niyo akong talakayin, isa-isahin natin, ang mga isyong tungkol sa mga pangasiwa ng mga likas na yaman. Okay, para maging mas malinaw sa inyo, ang mga nagaganap lalo na ang hindi mabuting pangyayari o gawain ating tatalakayin upang matutunan ninyo sa linggong ito ang mga maraming issue na maaring makaapekto sa ating kapaligiran. Ilan sa mga ito ay ang tinatawag na industrialisasyon, polusyon, illegal na pagputol ng puno, at ang tinatawag natin na global warming. Bawat pagbabago at pag-unlad ng ating bansa ay kaakibat ang epekto sa ating kapaligiran. Maaring ito ay mabuti o masama ayon sa kinalalagyan ng mga pagbabagong iyon. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang industrialization. Ang industrialization ay ang malaking pagpapatayo ng mga industriya, pagtatag ng kalakalan at iba pang mga gawaing pang-ekonomiya, ang industrialisasyon ay may mabuti at masamang epekto sa ating kalikasan. Ano pa? Kasabay ng pag-unlad ng industriya ay ang pagkakaroon ng pondo para sa epekto o pagkakaroon ng proyekto
sa tinatawag natin na reforestation. Reforestation o muling pagtatanim ng mga puno doon sa kagubatan. Anong layunin na yun? Anong layunin nun? Para magkaroon ng sapat na ano, na dami ng puno upang mapigilan yung tinatawag na epekto nito sa ating kapaligiran. Para magawa yun, nangangailangan tayong tinatawag na lakas tao o manpower upang maisagawa yun. Kaya may mga programa yung ating gobyerno na yung tinatawag na tree planting activity. Yung tinatawag na green for a cause. Minsan may mga programa ng gano'n. Yung pagkatanim ng seed, our mother earth. Yung mga pagkakatambang gano'n. Iba't ibang mga systematic ideas ang ibinibigay na programa upang magkaroon ng lakas tao sa isang programang sasagawa ng ating pamahalaan. Ngayon pa man, may kaagibat din itong masamang epekto ang industrialization kasama rito ang global warming, pagbaha, pag-uho ng lupa at ang pollution. Ang global warming ito ay ang pagtaas ng temperature ng atmosfera ng mundo sa ninang tinatawag na chlorofluorocarbons na nanggagaling sa mga industriya at maging sa kabahayan. Ang mataas na temperatura ay maaaring magresulta ng ano, ng tinatawag na greenhouse effect o pagkakakulog ng init ng araw na nakakaapekto sa kalusugan at maging sa mga pananim ng ating mga lugar sa kahan. Ano pa? Yung mga maling mga epekto nito, yung maling pangasiwa ng kapaligiran. Yung tinatawag natin ng pagbaha at pag-uho ng lupa. Ang pagbaha at pag-uho ng lupa ay bunga ng walang habas na pagpuputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Ang patuloy na pagputol ng mga puno ay dapat bigyang pansin dahil sa pagbaha at pag-uho ng lupa ay nagiging sanhi ng pagkasira ng ating likas yaman. Hindi lang pananim ang nasisira ang ating likas yaman. Ito rin ay epekto ng pagkakaingin o pagsusunog sa kagubatan para makagawa ng mga uling upang pagtamnan ng mga lupa o pagtatayuan ng tirahan o commercial na gusahin. Kaya kung napapanood yung balita, yung mga iba't ibang grupo, minsan may pagtutol doon sa isasagawang programa ng pamahalaan. Kaya may pagkakataon minsan na nagrarally dahil sa tinututulan nila yung pagpapatayo ng iba't ibang uri ng mga industriya doon sa isang lugar. Halimbawa lang ito, yung pagtutulong mga taga Palawan. When we back in 2014, ay meron dong doktor na tumututol doon sa tinatawag na mining. Bakit? Sinisira kasi yung kalikasan. Okay. Ano pa yung nagiging epekto ng maling pangasiwa sa kapaligiran? Nagkakaroon ng tinatawag natin na pollution. Ang pollution ay isa rin sa mga isyong pangkapaligiran na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi maging sa mga likas na yaman. Ang usok at langis mula sa paggawa ng sasakyan ay nakadurumi sa hangin at katubigan na maaring maging sanhi ng pagkakasakit ng mamamayan. Ang climate change ay isa ring isyo na nagiging epekto ng tinatawag natin na epekto ng maling pangasiwa sa kapaligiran. Ang climate change ay pag-iba-iba ng klima ng mundo na nakakapekto rin sa bansa dala nitong mga epekto gaya ng pagbaha. Number 1 ang nangyayari kung bakit ang bansa
kung anong alimang bansa sa mundo ay nagkakaroon ng malawakang pagbaha. Bakit? Epekto na ito ng maling pangasiwa ng tao sa ating mga kapaligiran. Kaya nga, hanggat may oras pa bilang isang bata, tayo'y matutong gumawa ng tama upang sa paglaki ninyo ay magandang landas at bukas ang inyong matatamo. Kaya, magtanong kay nanay kung paano ang tamang pamamaraan ng paggamit ng ating kalikasan. Upang sa paglaki ninyo ay taglay-taglay ninyo at nakasanayan ninyo ang tinatawag na SIB. SIB, Save the Mother Earth by what? By sa pamamagitan ng tinatawag na discipline yourself. Una ang sarili, disiplinahin bago ang what? Ang kinabukasan bilang isang mamamayang Pilipino. Muli! Muli ay magandang araw sa inyo lahat. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, at kung bago pa lang kayo dito sa panonood ng aking video, ay huwag kalimutang pindutin ang notification bell para susunod na linggo ay maging updated kayo sa mga bagong video na lalabas.